sana nga ang mga tao wala na brainwash na talaga lahat. Okay, Doc, log na tayo. Okay. Ano si Brother Carlo? Carlo, kapatid, nawasan ka na dyan. Sa kusina na naman. Sige. Sana naman. Mga 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 GM and Holistic Medicine with Dr. IJ. Dito pinag-uusapan natin ang mga issue sa kalusugan ng buwan. Sa mga gustong dumahok po sa aming consultation po, nasa post po for registration. At sa mga bago pa na tayo magsimula ha, sa mga binigyan ko po ng affidavit na follow-up support sa military junta na ng AGCOM. Deadline po bukas, kaya patalan niyo sa Cavite po, sa address po ng AGCOM po sa Cavite. At man yung palitan po ang pangalan ng credit to ang AGCOM. Yun naman po muna. At Jinx or Doc RJ, go ahead. Okay, thank you. Jingle, ikaw muna. Okay, thank you, Doc. Thank you, bro. Yun nga, magandang hapon sa ating lahat. Welcome na naman sa ating programa ngayon. Pakiusap lang po ulit, pakishare po para marami tayong magigising ng mga kababayan. Unti-unti pa natin palalayain yung ating komunidad, ang humanity sa pagiging pagkaalipin sa mga doktrinadong sistema. Ang hirap pagkasi ng diretsahan. Kaya yun lang po, sana ibahagi natin ito para mas mapalawak pa po natin yung ganitong pamamaraan ng pag-aalaga ng ating mga kalusugan at naiwasan natin magiging dependent sa kanilang sistema. So yun lamang po, Doc. Bye po. Magandang hapon at papunta na tayo sa gabi. Kaya nag-start. So, magandang hapon po sa lahat ng kapatid sa buong mundo. Nasaan man kayong naroroon, kamusta kayo dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At yan, sunod lang po kayo sa ating mga mga portion dito sa Gising Maharlika. Itong palagi niyong panonoodin ng GM and Holistic Medicine with Doc RJ, kasi nga ito yung isang pinaka-problema ng mga tao. Kalusugan. Marami may pera, maraming walang pera, wala pang kalusugan. So, may pera o wala, ito ang problema ng tao. At saka kahit po may pera kayo, hindi po kayo kayang iligtas ng pera nyo. Buti nga. Titigas ng ulo nyo. Kasi nga, isa lang naman ang mensahe ko. Palagi bumalik tayo dun sa disenyo kung paano ginawa ng Diyos ang mga tao nung unang panahon. Dapat susunod ka lang sa pamantayan ng Diyos at promise. Pahahabain na ang buhay mo rito. Hindi kanya bibigay ng problema. At saka announcement ko rin doon sa mga tao na nagre-reklamo na, Doc, naka-isang buwan na ako, yung iba, dalawang buwan na ako, tatlong buwan na ako. Anong susunod ko namang gagawin pagkatapos ko mag-detox? Sabi ko, kung kayo gusto nyong bumalik sa putikan, nalinis na yung katawan ninyo, balik kayo uli sa putikan kung gusto nyo. Habang buhay na yung gagawin namin pagka, yes! Kung kinakailangan, yan lang ang kainin nyo. Yan lang ang kainin nyo. Mas safe pa yan kaysa dun sa mga processed food, sa mga too much animal protein, mas safe pa po yung binibigay ko na dapat kong gawin. Okay, at saka nga, huwag palaging sa katawan lang nakapokus na pagkain. Yung espiritu, pakainin naman. Kaya nga po, hindi kayo gumagaling, wala nangyayari sa inyo kasi wala rin kayong binabago. Hindi nyo pinapakain ang espiritu nyo, puro katawan lang. Okay? Tapos yun na nga, para sa lahat na nakakarinig, yun nga, isa lang din sa dinadalangin ko na sana nga maamin yung batas na yan ng bakulam. Kasi hanggat hindi na-amin yung batas ng bakulam na yan na nasa 11.525,
Eh, wala. Alipin tayo ng mga bakulam. Tayo makakaalis dyan. Kahit na anong pilit natin, isusunod na uupo, ipo-force pa rin niya yung bakulam. Kasi nga, siyempre, malakas ng loob ng mga magpapatupad dito kasi nga wala nga silang pananagutan eh. So kailangan yun, ma-amen yun. Sino kaya ang ano, makakatulong doon? Sino man ang nasa mataas na posisyon, sana marinig itong mensahe natin. At kung kinakailangan ng debate, eh, debate. Tulong kayo. Magtanggol nyo kung totoo yung bakulam na yan. So, yun lang. Tapos, start tayo dun sa ating palaging ano, yung foundation natin. Kasi itong ginagawa ko, may foundation ito. Bilang po ito sa idea ko lang. Meron akong sinusundan. Okay, so proceed na po tayo sa ating next second part 2 ng ating program. Ito na po, so bago ang lahat, gusto ko sana pasalamatan yung star sender natin ngayon, Sister Edgar Santa Ana. At sa nag-send po ng email, Edgar. Kay Sir Max Rider at thatmcthetribal.com. Please check your email, sir. Nandiyan na po yung 613 Tora po. Yun. So, kanina, may sa mga nandito sa loob ng Zoom po, please click the raise hand po, ha? At pick ko lang muna yung first na dumating kanina, yung ating early bird. Si Ma'am Adeth Moreno, nagtatanong siya. Tanong ko lang po, Doc, anong sukat mo ng asin? Kanina nasagot ko na ipintundok yung sukat ng asin, pero may gusto siyang marinig sa iyo. So, ang ilalagay sa isang litro ng tubig, may hyperacidity po ako, umatake ngayon. Ano pong dapat kong gawin? Thanks po, and God bless more. So, ito po. Mami, i-unmute po kita, Mama, si Ma'am Adeth Moreno. Ma'am Adeth, please speak up, Ma'am. Hello po, good evening. Hello po, Ma'am Adeth. Good evening po. Hello po. Ating problema. Hello po. Kasi po, Doc, yung ano, yung hyperacidity man, tagal ko na po itong na ano, na naramdaman. Dati po, uminom na ako ng mga gamot na, may prasol, mga prasol. May prasol. Ayan, ang Prasol. Tapos nga, ngayon nga, yung ano na eh, ang resada sa akin, yung Prasol, Prasol Plus, ang mahal ng isa. Tapos ngayon nga, tinigil ko na kasi parang ano, wala. Ano po yung binigay sa inyo na latest? Prasol, yung ano, yung Prasol Plus. Ah, Prasol Plus. Plus. Opo. Ah, okay. Yun, so, gaano katagal nyo na po ininom yun? Ano po? Ay, nung ano, yung Prasol Plus, ang nung ano lang, kailan ba yun? Mga December lang yan, parang ganun lang. Hanggang yun na yung last na inubo, tapos ngayon tinigil ko na. December po, December? Opo, mga ganung buwan. Mga ganung buwan. Wala po ba kayo naramdaman ng mga pagdadry ng balat, panlalabo ng paningin, madaling pagkagutom, pagkauhaw, ihi ng ihi, pananakit ng sikmura, o hirap huminga? Meron po ba kayong naramdaman na gano'n? Ayun po, pag umatake. Ayun nga po, yung parang nahihirapan akong huminga, na kailangan kong dumighay, makadighay. Ah, yan po, yung side effect niyan. Yan po yung side effect. So, yan nga po. Ganito lang po, sabi ko nga po, wala. Gano'ng katagal na po kayo nanonood sa Gising Maharlika, GM and Holistic Medicine? Kapag ano po, pag may time po ako, nanonood ako yung, pero yung ano lang. Hindi niyo po narinig na mayroon nag-concern ng ganyan dito rin eh. Sinabi niya na may reflux eh. Mayroon na kayo narinig, anong ginawa niya? Ay,
Eh, gusto po narinig ko po kasi may asin. Ah, hindi lang po yun. Pag sinusumpong po, meron po akong binibigay. Ay, ato. Hindi niyo pa po narinig yon. Isang kalahating litrong maligamgam na tubig na merong isang kutsaritang baking soda, yung Arm and Hammer po ang bilhin nyo. Food grade. Arm and Hammer? Hammer, yes. Yung brand. Arm and Hammer, tapos baking? Yes po. Baking soda? Yes po. Baking soda, Arm and Hammer. Tapos po ilalagay sa... Yan po, sa isang kutsarita, ihalo nyo po sa warm na kalahating litrong tubig. Kalahating litrong tubig. Ah. Isang kutsarita, kutsarita? Mm-mm. Isang kutsarita, kalahating litrong tubig. Tapos ano? Yeah, maligamgam. Ay, maligamgam na water. Ay, ah. Ay, try ko po. Ano po yun? Isa araw-araw? Pag sinusumpong po kayo. At ay, saka yan, mag-message po kayo. Andito po yung messenger ko sa post, dito sa ating Zoom chat. Pasok ko yung sa messenger ko, bigyan ko kayo ng tamang pagkain dyan sa sasakit ng... Ay, dito po sa... Nandito po sa ano? Sa ano? Message inbox ng Zoom. Nandito po. At saka may link din, no? Ay, apo. Galing kay kapatid na Jingle. Ay, apo. Ulitin ko lang po ha. Ano ba yun? Arm and Hammer baking soda? Yes po. Saka lahating letrong tubig. Inumin po yun sa maghapon? Yes po. So basta ay, sinusumpong po kayo at hindi na po kayo pwedeng kumain sa gabi, ha? Bawal po kumain sa gabi. Kanina nga po, katro pa lang kumain na ako eh. Pero po, ano pong kinain nyo? Kayo taga, takot na takot kayong hindi kumain eh. Kaya nagkakaganyan eh. Dapat ang kain nyo, tanghali na lang. Basta, ganyan po kasi weak na po yung acid, gastric juice production or acid. Hindi na kayo nagpo-produce ng magandang acid. Lalo na kung wala kayong reserve na chloride na galing sa salt, which is kaya nga kailangan nyo ng salt because you need chloride para gumawa ng hydrochloric acid. So, yun po isang problema. Ayun po. Ay, so, okay, basta mag-message po po kayo at bibigyan ko kayo ng tamang pagkain dyan sa sakit ninyo. Dito sa messenger ko. Okay po? Thank you po. Badman. Okay po. Okay, thank you so much, ma'am. Okay, bago po natin tawagin yung next nagtatanong dito sa ating chat room. Again, thank you ulit po doon kay Sir Mel Lugod sa Stars at kay Ma'am Iya Airoso Reyes. Thank you so much po sa Pastars. From Marilyn Biases, Abisases, hi po Doc RJ, paano po makukontak Doc? May mga itatanong sana po, I have breast tumor po and now sobra po sakit likod ko and my pain po in lower back. Po hanggang baywang, parang mapuputol po baywang ko po. Ma'am, i-unmute po kita, then usap po kayo nito. Ma'am Marilyn Visayas. Good evening, ma'am. Hello, Ma'am Marilyn. Good evening po. Please speak up po. Hello, Ma'am Marilyn. Ma'am Marilyn. Hello, Ma'am Marilyn. Ma'am Marilyn Visayas. Hello, ma'am. Ay, ma'am, please speak up po. Naka-unmute ka na po. Para makausap po si Doc. Ma'am, choppy ka po, ma'am. Hello po. Hello po, yes, Ma'am Marilyn. Opo, good evening po. Okay, ano po, gano'ng katagal na po yan na nalaman yung sakit niya po? Itong breast tumor ko po, bigla na lang pong lumaki, starting po nung nakita ko na lang po nung 2019 at 2020 po. Pero before po,
long ilang years ago na po noon, meron po talaga akong both breasts po na benign naman po siya, pero halos lahat natunaw naman po lahat, kaya lang may isang natira po doon. Tapos ito na po yun, nung parang biglang lumaki po bigla, nakita ko na lang po siya, hindi po na malayan. Sobra pong lumaki talaga, parang sinlaki. Isang araw lang lumaki na? Ilang buwan bago nyo na-notice na malaki na? Kasi nga, kung maliit lang yan, dapat nag-agapan nyo na yan. Ang problema, gaano kalaki na po ngayon? Mga ilang inches na? Parang laki na po siya ng breast ko po, Doc, eh. Pero inaalog ko po siya, parang gumugulong. Ito po, gumugulong po siya dati. Wala bang mata? May mata, may parang mata? Wala? Wala po, Doc. Hindi pa siya pumuputok? Ano po? Hindi pa pumuputok? Hindi po sa pupto, pero lumaki na nga po, mas malaki na po siya kaysa sa ano, sa isang breast ko po. Sa right po ito eh. Kaya, pero matigas po siya, pero parang namumove po siya, Dok. Tatawa ko lang, pilis po niyang lumaki. Tapos, ilang araw bago siya lumaki ng ganyan? O buwan? Ilang buwan bago lumaki ng ganyan? 2020, tapos 2021 po, bigla na po talaga siyang ano, talagang ambilis. Ano pong ginawa sa inyo? Kayo po ba ay na biopsy? Minamogram kayo? Hindi po, Doc. Ayoko po talagang ano, kaya iwas po talaga ako sa mga hospital. Talagang ayoko pong magpo-opera noon pa po, kaya kasi hindi una po. Hindi po ba kayo na biopsy? Hindi po, Doc. Tapos, ano pong iniinom nyo? Nagpapakulo lang po ako ng Riobano Libs po, Doc. Tapos nung narinig ko po kayo, a month ago po yata, more than one month na, umiinom lang po ako ng salt water po. Kasi hindi po ako makakonnect po noon pa. Hindi po kaya nitong ano, ngayon, nagawan po ng paraan. Nakapag-zoom. Taga saan po kayo? Silang Cavite po. Anong ilang taon na po kayo? 47. Ako 47 October. Anong height ninyo? 8 po. Anong 5, taas ninyo? 4'11 po, Doc. 5? 4'11. Ano? 4'11. Anong timbang mo ngayon? 46 po. Dati po, 59. Almost 60 po ako dati. Ngayon, nag-46 po dahil rinay ko nga pong para intermittent fasting. Parang nag-diet po ako, nagbawas po ako ng mga carbs. Kaya ano pong ginagawa niyo? Nasa bahay na lang po ba kayo o nagtatrabaho pa kayo? Hindi na po, nasa bahay lang po, Doc. Kailan po kayo huminto ng pagtatrabaho? Medyo matagal na po, Doc. Kasi ano po eh, parang ano po, sa ministry po kasi kami. 2010 pa po, Doc. Okay. Hinto na lang. Yan, nandito na yung messenger ko. Mag-uusap pa tayo, tatawagan ko kayo bukas. Okay? Sige po, Doc, kasi sobrang sakit din po yung likod ko. Yung sa may lower back pain po kasi ako. Tapos yung, alam nyo, dito po sa may ribs na, sa may baba po ng balikat ko ng, ano po, parang spine po ba ito, magkabila po, parang part siya ng lungs eh, yung left and right. Masakit po pagka, hindi nga na nga po, parang makabukat eh. Parang may pain po siya. Sumasabay yung lower back pain ko po. Hindi ko po alam kung sa myoma ko po ba o dahil sa malaking tumor ko po sa breast, ganun po. Meron ka pa rin myoma? Kailan pa na-detect yun? Yung myoma ko pa 2000 pa po ata ito. Tapos medyo, alam niyo po, kaya po nagbawas, napilitan po talaga ako, hindi po ako, nagbawas pa akong carbs na 2 years, 3 years ago na po yata, kaya bumaba po yung timbang ko. Talagang hindi po ako nag-write, konting-konti, o minsan lang po talaga. Ano ba ang tawag dito? Okay, ganun na lang. Basta mag-uusap tayo bukas. Natawagan kita umaga. Ready kayo mga 7 a.m.? Mga 7 a.m.? Sige po, Doc. Dito po, messenger ko po mismo, Doc. Sa messenger, itong
messenger ko, i-add nyo muna ako, mag-message kayo ngayon para ma-receive ko mamaya yung message after ng program. Ah, opo. Sige po, Doc. Tapos kasi hyperthyroidism okay. Din po yung husband ko po. Para itanong ko na rin po sa inyo, paano po yung proper diet po namin? Napanood nyo ba yung buong lecture ko mula umpisa? O kapapasok nyo lang? Napanood na, Doc. Ay, anong oras? Ay, hindi pa ka. Ang ilang video na po ba napapanood nyo sa akin? May napapanood po ako nung last time po. At last Monday, napanood nyo po ba ako? Ano bang pinanunood nyo? Yung lecture o yung consultation? Hindi po. Lahat, yung consultation. La, umpisa ha. Yung umpisa po. Kailangan makita nyo yung message ko doon na hindi lang physical lang dapat i-focus nyo. Minsan ko pa lang po, ano, pero putol po yung napanood ko po, Doc. O kaya nga, sikapin ninyo mapanood yung lecture. Opo. Anyway, bukas ka, kausapin ko kayo umaga. Sige po, Doc. Okay po, thank you po. Sige. Maraming salamat po, Doc. In the meantime, i-hot compress mo lang yung may pain. Opo. At saka salt and water, wala na kayong kakainin, ha? Opo. Sige po, Doc. Sige, sige. Okay. Ano pong kakainin ko po bukas? Wala kang kakainin. Wala ka muna kakain. Hanggat hindi nagno-normal yung pakiramdam, hindi kayo kakain. Okay? Sobrang acid po yung nararamdaman. Ano pong pwedeng inumin or ano? Sabi ko nga kanina, meron din kaperes nyo, may reflux. Isa yung reason kasi nag-i-start yan, indigestion, hindi natutunaw yung kinain. Isa nagpo-promote ng delayed breakdown, nagkukos ng stress na yan sa katawan, apektuhan na rin yung brain, anxiety, may mga ganyang pakiramdam. So, yan, baking soda muna. Kung meron kayong baking soda dyan, so isang kalahating litro, isang kutsarita, ayun, maligam-gam, yan ang i-take mo muna para mabawasan yung acidity ng katawan mo. Ganun po. Sige po, Doc. Maraming salamat. Okay. Bukas na lang po. Ah, sige, sige. Thank you po. Bye-bye. Okay, thank you so much, ma'am. Sa mga magtatanong pa po dito sa Zoom, pakiclick lang po yung raise hand natin para mapansin po kayo. Baka kasi makaway kayo dyan sa may camera nyo po at hindi po namin kayo mapansin. So, dito muna po. Bigyan ko po muna ng... ano natin dito, yung mga kasamahan natin dito sa may comment section sa live sa GMN Holistic Medicine page. From Andrea Dihita, ang sabi, good afternoon po. From Sir Dam Di Jose Constantino, asking for the 613 commandments, please check email, sir. So yun nga, si Sir Edgar, nag-send ng stars din, si Ma'am Tess Bandol asked me, good evening, Doc RJ, ang message niya. From Sir Alton Javillana Makapagong, good evening, Doc RJ at KGM TV. From Ma'am Cecil Labo, good evening to po, Doc RJ. And from Fomela Duran, Doc RJ, yun, gagawin nilang paglasan sa water na lalagyan ng kamandag ng ahas. Paano po yun makokontra? Lang. Kasi nagpatuklaw kayo eh. Parang tina-challenge niyo yung sarili niyo, nagpapatuklaw kayo tapos maghahanap kayo ng solusyon. Ano yun? So yun ang problema. Kung maaari, huwag kayo magpatuklaw. Okay? So yun lang po. At saka kung ano, yung sinabi ko nga kanina, bakulam, may bakulam o wala, salt and water, kapag lumabas na po yung sintomas, yung nabanggit ko lahat kanina, pananakit ng ulo, masakit ng dalamunan, lagnat, hindi po kayo kakain hanggat hindi nagnonormal ang pakiramdam. As in, tubig lang, at least nakakatatlong litro kayo. Kaya na may salt. Isang litro, isang kutsaritang rock salt. Yun lang po. Okay, thank you, Doc. So, from Ma'am Labita Roberto, good evening po, Doc. Okay lang po ba kung araw-araw kung gawing araw-araw po ang pag-inom ng salt and water, so reply ko sa iyo, ma'am, is yes. Yes po. Okay lang po yun. Kasi nga, yan po ang
hindi itinuturo, kinatatakutan niyang asin na yan. Sabi ko nga uli, nung ginawa ng Diyos ang tao, kaparehas ng mundo po, doon galing si Adan. Ang, kung ang disenyo ng mundo, 70% ng water, ito po ay maalat. Kaya nga ang luha, maalat. Pawis, maalat. Sipon, maalat. Yung blood plasma kung saan lumalang yung dugo, maalat-alat din po yun. Tapos kapag kayo na-stroke, asin tubig din, sodium chloride ang ilalagay sa inyo. Napakahalaga po ng asin, hindi po totoo nagkokos ng stone, kidney stone niya. Hindi po, hindi kayo nainom ng tubig at saka wala mag-hold ng sodium kaya hindi kayo na-hydrate. So kung may mga fats, undigested proteins or any waste product, magbabind together yan. Yan po calcium oxalate na galing sa karne. Kung sisihin yung asin, dami pong nag-aasin. Libo na po yung pasyente, wala namang kidney stone. O, sige nga, explain. Kung totoo yung sinasabi nila, hindi po totoo yun. Okay, so, hindi po ituturo ang tama sa inyo kasi hindi kayo pwedeng walang sakit. Kaya may sakit kayo. Okay, so yun ang sagot ito. Okay, from Ma'am Ceci Labog, Doc RJ, tanong ko po, pwede po ba mother ko po magtubig asin, 80 years old po, may sakit po siya sa puso at binawalan po siya uminom ng tubig na may higit isang litro kasi barado daw po ang puso niya. Help po, Doc, marami salamat po. May manas ang paa. So, yun po, clear. Okay, Doc? Kaya nga po nagkaroon ng barado kasi nga malapot. Paano dadalo yung dugo kapag ito ay malapot? Dapat maisip din nila yun. Ang totoong nagkukos ng mga barabara, hindi makaflow ng maayos yung dugo, hindi mailabas o maiflush yung mga basura. Kasi hindi kayo inom ng tubig. Kasi asan ang logic, asan yung critical thinking doon, wala nag-iisip. Isipin nyo kung ang gripo ay putik ang tumatakbo dyan. Pansin nyo yung mga tubo, putik ang natakbo dyan. Sige nga, dadaloy ba yan? Mailalabas ba yung basura? Kaya namamagayang pa kasi nga wala ng movement. May edad na yung lola or nanay ninyo, may edad na. Of course, pag walang movement, lahat ng dugo nasa paa. So kung may mga mahihina ng ugat, naglilik po yun. Kasi hindi nga naglalakad, itaas lang po yung paa. Huwag pong katakutan ng tubig at asin. Kaya nga po nagkakasakit ang mga tao kasi nga bagsak na po yung pH ng dugo, malapot na, acidic na. Kaya nga yung puso, puwersado na siyang magtrabaho kasi ang tinutulak niya, putik na. Kaya pag binipin mo yan minsan ang taas, kasi nga hindi free-flowing, forceful na yung trabaho ng puso, kaya lumalaki minsan yan. Ay, nako. So, yun. Sana po na nagiging clear po sa inyo, Ma'am Cecil Labog. Kailangan po ng umamam nyo, ng mother nyo ng salt, ng water, pero with salt na po, with sodium chloride. Yun po. So, wag po tayong magpadala sa pananakot dahil yun ay strategy para mas lalo kumita ang kanilang pharmacy. Imagine niyo bawal yung natural, pero yung synthetic drugs, hindi bawal. Ay, nako. Kung maintindihan ng mga tao, di ba? Kaya imagine mo, 10 years, 20 years, 30 years, ginagamit yung maintenance. Hindi nyo ba alam pwede makasira sa atay at bato yan? Tapos, asin eh, na kailangan ng katawan eh, electrolytes yan. Even yung trabaho ng puso, nagdidepende sa asin or electrolytes. Correct. So, wag po tayong hayaang tinatangay po tayo doon sa karagatan ng kanilang merkado. Market po kasi nila yun. Kayo pa papunta sa ano eh. Lahat natural na binigay ng Diyos, huwag niyong katakutan. Yes, okay. So, from si Sir Lopez, Lopez M. Mary GM is watching. Thanks for watching po. Yung sabi ni Sir Melo, go to share po nito para po marami pa po ang ating marireach out. Kay Ma'am Iya Airoso Reyes natin sa Star Sender. Si Ma'am Jessica Chavez, sabi niya daw, thank you po, Doc. From Ma'am Betty Manglo, magandang gabi po, Doc. Ito si Ma'am Betty Manglo ang nawalan ng buko sa ilalim ng breast.
So, si Ma'am Suzette Sixon, Destip po. Mm-hmm. Ma'am Wilma Manzanillo, good evening po. FT Lomboy, hello po, Doc. RJ, magtatanong po. Sir, kung makakapasok po kayo dito sa Zoom, please join here po para makapag, ano po, or kung hindi laman po kayong data o wala kayong access sa Zoom, paki-comment lang po ang inyong tanong dito sa comment section. Tata, bibigyan po natin ano, ng attention po. From Ma'am Fines Livantino, Doc, good evening po. Sayang po, mahina wifi ko, Doc. Mm-hmm. Mag-data ka na lang, ma'am. Lucas Latin. Doc, anong brand ng baking soda na gamitin? Yung ano, Doc? Head and Hammer, tama po ba? Arm and Hammer. Arm and Hammer pala, sorry. Arm and Hammer. Yun po yung brand ng baking soda. Braso at ano, martilyo sa English, Arm and Hammer. Arm and Hammer. Brand naman pala ng damit yun. Okay, si Ma'am Rowena Caberto is raising her hand. Ma'am, unmute po kita. Saglit lang. Saka na ba? Rowena Caberto. Ma'am, naka-unmute ka na po. Please speak up. Hello po. Good evening po, Doc RJ at sa inyo pong lahat. Ano po, tingin lang po sana ako ng ano ng payo tungkol po sa yung mga tama pong pagkain. Kasi po meron po akong ano polyp po sa gallbladder. Tapos po gaano po katagal na detect yan? Ano lang po nagpa ultrasound po ako nung December 6, 2021 lang po. Okay. Tapos po, ano po reseta sa inyo? Wala naman po. Okay. Ba, tapos okay po, yung ano, mga pinag-check ko pa nyo ngayon, wala nang binibigyan. Hindi po kasi po ano, tawag dito sabi nila is maliit pa lang naman na daw po. So hindi pa po nila ko niresetahan ng gamot. Pero meron po akong appointment nitong May 3. Tapos, pinapabalik po ako ng doktor doon. Hindi ko po alam kung anong kayo po, kung marami naman kayong pera. Ano, hindi po. Hindi nga po ako nag-ano ng mga synthetic drugs, iniwasan ko nga po. At saka po, Doc, ano, meron din po akong ano, yung fibroid sa yung tinatawag po nilang intramural uterine fibroid. Ano pong problema niya sa ano? May resetra na rin? Wala pa rin pong resetra kasi doon po sa appointment ko sa May 3. Hindi ko alam kung doon natin pag-uusapan. Opo. Tapos po, mga 3 weeks, more than 3 weeks ago po, na-notice ko po na meron po akong bukol sa under my breast. Okay. Kaliwa, kanan? Kanan po. Masakit po ba? Gano'ng kalaki na? Hindi naman po masakit, pero ang laki po is parang mas malaki po sa ano, sa pea, green peas. Green peas? Okay. Parang mas malaki po doon. Mas malaki po doon. Okay. So, anong nararamdaman niya po? Meron po bang nararamdaman? Wala naman po akong nararamdaman. Ano lang po, pag po ano po? Hindi niyo dapat pinapansin. Hayaan niyo lang. Nawawala rin po ang mga bukol. Gano'ng katagal na po niya nanonood sa programa ng GMN Holistic? Ano na po, since January po. Pero on and off po yung panonood. Kaya wala po kayong matututunan kapag hindi nyo po inuulit-ulit. Dapat po yung lecture po ang makita nyo, hindi po yung consultation. Nakikita ko po yung mga lecture po ninyo. Apo. So, yan po. Kayo po ba, nanonood ilang na po taon na po? Ano po, 50 years old po. Ano pong tangkad ninyo? 5 po. Anong timbang? Ngayon po is 41 kilos. Dati po 44 before ako
uminom ng water na may salt. So, hindi na nakain sa gabi, kumakain pa? Hindi na po. Paminsan-minsan lang po. Oh, kumakain pa rin. Kumakain pa rin. Wala na pong pagkain. Kapag may mga ganyang cases na. Kasi nga po, dyan sa pagkain na nababanggit ko, baka nakakain niyo po lahat yun. Kaya po, prone kayo sa mga bukol. Lahat na nabanggit na bawal. Baka sumusundot pa kayo o simple pa kayo dyan. Tama po ba? Ngayon po, iniwasan ko na po kumain ng mga pinagbabawal. Ngayon pa lang. Nag-start na po ako ng ano, ng mga siguro po, ay mga 1 month na po ako hindi kumakain ng mga pinagbabawal. Sure? Opo. Okay, very good ha. Lahat ng nababanggit ko na bawal. Kaya nga, mag-message ka rin dito sa ano, mag-uusap din tayo bukas. Dito sa messenger ko. Paano ko po makikita ang messenger po ninyo? Dito po sa ano, sa message inbox ng Zoom. Hanapin niyo po dyan yung message, yung chat, yan sa Zoom. Opo. Pasok po kayo doon, makikita niyo po yung link at saka yung sa tapat ng picture ko mismo, yan yung pangalan ng messenger ko. Link. Or click niyo lang yung link na nandito rin. Nakita niyo po yung message dito sa chat box. Hanapin niyo po dyan yung chat box. Nasaan po, nakita ko. Ayan. No, nandyan po. Andyan yung picture ko nakalagay. Oh, nasa kanan. Sa kaya may ibabaw ko, click niyo rin yung link din po. Diretso po yun sa messenger. Nasa, ang gamit ko po kasi computer. Ayan. Dito sa chat box po. Ayan. Nandyan. Hanapin niyo po yung chat box. Ayan. May mga link na po. Sa Zoom po kayo, sa Zoom po kayo pumunta. Zoom, baka nandyan kayo nakapasok sa messenger. Sa Zoom po kayo pumunta, sa Zoom. Dito na, kung saan tayo nag-uusap, may chat box dito. Doon po kayo pumasok. Opo, nandito po ako sa chat box. Tapos po. Ayan, ang daming nakasulat dyan, oh. Nakita mo, may mga nakasulat. May mga nag-message. www.facebook.com/blablablabla, ma'am. Ah, ayan. So yun po yung messenger ni Doc. Ah, yan. Ah, okay po. At saka yung nasa baba na may picture ko, yan ang pangalan ng messenger. Ah, so ikiklik ko lang po itong ano, yung www.facebook. Yung, wag niyo na. Opo. Ikiklik niyo na lang po yan mamaya para dumiretso kayo dun sa messenger ko at i-add niyo po ako dun, mag-message po kayo. Okay po? Ah, okay po. Maraming salamat po. Okay, bibigyan ko kayo ng pre-consultation pa at pagkain na susundan niyo. Okay po? Okay po. Maraming salamat po, Doc. At sa inyo pong lahat. Good evening po. Okay po. Thank you so much, ma'am. Okay, Sir Bologa. Sir Mike Bologa. Kanina nag-raise ang hand. Raise ulit kung iba yun kasi na-accidentally hindi ko nakuha yung name. Go ahead po, Sir Mark. Sir Mark Bologa. Okay, hello. Hello, Mark, good evening, everyone. Oh, yes, good evening po. Naririnig na ba ako? Yes. Yes, sir. Clear po. Hello, good evening, Dr. RJ. Yes, magandang gabi po. First time po dito sa Zoom nakasali. Pero nakapanood na ako sa inyo since February and then Hirapan ako February. Oo, nakapanood ako sa inyo yun sa dito sa ano sa Facebook. Akala ko maka-join na ka di mag-register pa pala doon sa ano sa Zoom. Okay. So nakapasok ko nung nakaraan kaya lang wala ka pala noon eh. Nag-join ako, yun pala replay lang pala yun. Okay. Okay ngayon, yun, at least yan. Please, nagkita na tayo, nag-ano na tayo. Pwede ko ba kayong makita, sir? Ay, teka lang. Kasi hinahanap namin yung mga ano rito eh. Mga bogus na nagpapanggap na ano. Nagtatanong yung pala kung ano-ano lang ang ginagawa. Ano po yung ating concern sa kalusugan? Actually, iba-iba to sa akin. Pero marami talagang problema din sa kalusugan.
sa akin kasi tatanong ko lang kasi unvaccinated kami. Tapos ang problema ko lang, hindi ako makabalik sa trabaho. Eh nung nakita ko to, pwede pala mag-detox. Eh naisip ko, maghingi ako sa inyo ng advice kung magpapabaksin ako tapos after that mag-detox ako. Pwede kaya para makuha lang ng box card para makatrabaho. Kasi one year, more than a year, wala na akong trabaho eh. Eh, decision niya po yan. Kung gusto niyong ano, kasi nga po, hindi rin po guaranteed na yung detox na gagawin. Kasi depende yan sa ipapasok sa inyo. Eh, kapag yan Pfizer, Moderna, at saka yung isa, Sputnik, eh, sabi daw, eh, ibang pag-aaral nun eh. Mayroong mga microchip na nilagay na electrical activities ng katawan ng side effect. So magkukulat na lang. Yun ang, yun ang sinabi. Yung iba naman eh kaya ng katawan pero kung kayo gusto niyo ng ano dahil isusugal niyo yung buhay niyo eh kung tatanungin mo, hindi ako papayag kasi paano kung may nangyari sa inyo? Unang-una, hindi naman kayo sagutin ng gobyerno. Nasa batas yan. Nakalagay yan sa 11525. O kung pang may nangyari sa inyo, eh, kasi si Doc RJ, nahihagan eh. Detox naman eh. Paano naman ako kayo? Naniwala naman ako sa detox niyo, Doc eh. Kasi marami na akong nakikita. Nandun na tayo. Ang problema nga, iba-iba eh. Paano kung iba yung mangyari sa inyo, hindi po katulad nung nangyari dun sa iba. Kayo po ba ay nagiinom ng alak? Wala, wala daw. Wala sigarilyo, walang alak. Walang sigarilyo, wala. Alam niyo po ba ang malalakas na uminom? Ah, hindi po. Walang pong kwenta sa kanila yung mga bakuna. Kahit bakunahan mo yan ng 10 beses. Mataas ang toxicity tolerance. Yung mahihina, yung mga hindi nainom. Ayun ako. Sanay na sa lason yung mga yun. Kaya nga pag in-injikan yun, wala. Baliwala sa kita. Tatawa na lang ng katawan nila. Tapos kayo, wala kayong mga ganyan. Yan po yung mabilis na tamaan ng reaction. Yung mga hindi po naino. Kasi hindi sila sanay sa mga acid-forming na toxic material sa katawan. Yan po. Yan lang po ang hindi. Ayun ako. Na-observe ko na po. Alos po lahat na Nagano dito kasi hindi naman kailangan ano po bang ginagawa niyo sa buhay? Ngayon nasa bahay lang nagbantay ng mga bata. Dati nasa barko ako, Doc. Seaman ako eh. Tapos okay. Hindi ako nakabakuna, hindi na ako nakabalik. 'Yun lang. Kasi nga bakit ka hindi nagpabakuna? Ayaw mo rin. Ayaw ko, Doc, kasi experimental eh. Tapos baka nga may takot ako sa long term effect. Eh, ang problema naman, ako naman ang problema. Pag inayaan kita, magpabakuna ka, sabi mo, detox naman. Sa totoo lang, yung detox na yon, hindi siya guaranteed na madidetox yan. Kasi nga, yung katawan, iba-iba yung katawan. Meron nga, isang linggo, bumabalik eh. Merong effect pa rin, may side effect pa rin eh. Kasi nga, mabagal maglabas ng basura rin yung katawan. Eh, yan na nga sinasabi ko. Oh, nakakaano yung detox na gagawin. Pero, sugal po yan eh. Sugal po lahat. Yeah, parang sinasabi yung ganito. 10 baso. Tignan mo ha, uhaw na uhaw ka na. Merong 10 baso sa harapan mo, isa doon, lason. Iuhaw na, okay. Uhaw na uhaw ka na. Iinom ka pa rin? Di bali na mamatay kasi uhaw na uhaw na ako eh. Oh. Kasi nga, alam mo, lason. So, yun ang problema. Paano kung... kaya nga sinasabi ko sa'yo kung umiinom ka eh. Kasi yung umiinom, ay nako, subok na po lahat ng manginginom. Kahit bakunahan mo yan eh. Tatawanan lang ng katawan yan. Kasi immune na sila sa mga toxic substance eh. Lalo na yung mga gym bulag drinker na yan. Nako, tinatablan basta-basta yan. Paano ikaw, wala kang bisyo? Baka... ang problema, bigla kang tamaan ng cytokine storm o nagpanik yung katawan mo eh. Sinabi kasi ni Doc, hindi detox naman eh. Yari naman ako. Kaya ikaw, decision mo yan kung anong gusto mo kasi nga lang.
ayoko magbigay. Sabi ko nga, hindi nga ako nagpapagaling. Guide lang ako. Okay? At lahat ng gumaling dito ay sila ang gumawa. Sila nag-effort. Ako lang yung guide. Pero iniisip ko, Doc, magpa-condition naman ako bago ako magpabakuna. Halimbawa ngayon, hindi pa ako magpabakuna ngayon kasi malapit na mag-expire yun. Sure na ako na hindi epektibo yun. Tino mo, alam mo mag-i-expire, ha? E paano kung may tinago sila? Naku, sayang daw. Ba't ito yung bakuna? E, tinan ko muna kung kailan yung expiration nun. Bago ako paturo. Kasi... Ay, nako. Kasi ang ko lang naman, Doc, yung ano eh, yung box card eh, para magkaroon ako ay makabalik sa trabaho. Kasi last year, February pa ako eh. Wala na eh. Yun lang. Di ka kasi na, siguro di ka, ilang beses ka na ba sumampa? Eh, marami-rami na rin, Doc. Hindi ka na, dapat nakapag-ipon ka para mag-business. Yan, at least nandito ka lang sana sa mga anak. Problema naman, Doc, kung mag-business ka, hindi ka naman bigyan ng business permit kung wala kang ano, box card. Totoo ba yun, mga kapatid na Jingle? Dito sa amin. Totoo ba yun? Hindi ka bigyan sa City Hall ng business permit. Meron bang batas na gano'n? Actually, sir, ano po, pero bawal na sa yun. Mga maraming nakakalusot, sir. Kailangan lang talaga medyo matapang, matatag kang mag-defend ng sarili mo. Ano na ba ngayon ang batas? Kapatid na Jingle, pero may batas na nagsasabi pakitingan... pag hindi ka nagpabakuna? Sciwar. Part ng sciwar po sa media, yan po ang sinasabi. Pero kung kayo po mismo, susubukan nyo po sumugal ng oras at talagang suungin nyo yung sinasabi nila, yung sinasabi sa media. Nakakalusot po. Basta kaya ninyong manindigan at defend ang sarili ninyo, ayon po sa batas. Ah, okay. Marami po nakakalusot. At ang mga sciwar kasi sa umpisa lang sila, yan mainit yung intimate nila. After the weeks, nawawala na po yung bisa kasi ang tao napapagod na din na araw-araw na lang nakikipag-away sila nang dahil sa back card na yan. Opo. So, part po ng sciwar, huwag tayo masyado magpadala sa sciwar. Kung sa agency nyo, sir, bakit hindi nyo subukan mag-apply, then defend nyo sarili nyo na ayaw nyo sa isang eksperimento. Baka sakali po makalusot kayo at makakaunawa po kayo. Makakaunawa po ang agency nyo. Ang mahalaga, fit to work po kayo. Kasi baka maglalo, mas lalo kayo mag-unfit to work pag nagpaturo pag po kayo. Unfit na kayo. Kasi nga pinasok na yung kasi required kasi sa opisina namin eh mag na mayroong ano ni require pa sa Moderna raw eh. Yeah, kaya ni Sir Nisugal yung sarili niya sa bakuna pero paglaban yung karapatan niya hindi niya kaya. Wala tayong magagawa. May mga ibang agency naman pwede ka mag-apply. Patulong ka kay Kapro. Maraming agency. Mahirap sa Google. Mahirap. Ano po bang sinasakyan nyo? Tanker or ano, luxury? Ah, tanker po. Tanker. Tanker. Kung marami namang ano eh, nakakalusot. Marami po nakakalusot. Kailangan nila ng ano. Kasi nga yung mga employer, yun lang ang makukulit eh. O yung kasi mga employer. Na-brainwash na mindset sila. Hindi, pwede. Meron nga akong kasamahan na nandun na sa barko. Eh nga yun, nag-booster sila eh. Ayaw niya magpa-booster. Yun, pinauwi siya kasi ayaw magpa-booster. Nako. Buti naman na umuwi na lang kasi nga kung kaya nga umuwi. Ito ang nakakalungkot magtatrabaho ka pero isusugal mo muna ang buhay mo. At kapag may nangyari sa iyo, hindi ka naman nila sagutan, sasagutin. Oh. Maraming mga cases na mga seafarer na doon inabot ng ano epekto ng bakuna na sa barko na. Ngayon. Pero Doc, tingin na lang ako. Kung mag-tiis-tiis. Ano? Tiis-tiis na lang muna tayo dito hanggang sa
magsawa wala sila sa kakahanap ng vaccine dahil wala nang sasakay, wala nang sasampa. Magbubukas siya ng walang vaccine card. Kung wala pang sasubmit sa mga... Walang halo. Kasi hindi naman... Oh, marami marami na nag-decline ng pass ng vaccine passport nila eh. So from big countries naman na sunod-sunod na batayan eh. Hindi ka lang ganun automatic. Pero sunod-sunod ano yan. Kasi may nabasa nga ako isang ng Amerika ng football. Nag-hire sila ng mga unvaccinated players. Sabi ko sana mangyari din yun na ano, lahat gumagaya na ganun. Darating lang. Yan, sir. Talagang darating yan sa... Pero hindi nga lang sa panahon pa ngayon dahil marami pa kasing nagsasubmit sa pagpipila sa gusto nila. Pero kung lahat ng iyon na mga kagaya nito, ang marami na rin ayaw magpa-butcher. Ayaw na magpa-butcher dahil na alam na nila sa first and second pa lang. So, kung wala nang mag-a-apply dahil umiiwas ang tao doon sa mga turok na iyon, sigurado po magbubukas sila yan sa mga walang turok. Dahil no choice sila, kailangan nila ng manpower, kailangan nila mag-run ng business nila. Tayo naman, kaya natin mabuhay kahit simple lang, tatlong kahit santo ka. Kaya pa, as long as nakaka-survive tayo at nagagawa natin, obligasyon natin sa pamilya natin. Pero sa panahon ngayon, hindi pa talaga ito ang tamang panahon. Ito, hindi pa hinog ang panahon para ibuksan nila dahil marami pang nagsasubmit sa kanila. Yun po. Wala pa. Kumbaga na sa kalagitnaan pa lang tayo ng tunnel. Darating din ang liwanag. Pararating din natin ang dulo, pero hindi pa sa panahon ngayon. Ay. Kung kaya pa mag-tili, sir, tiyos mo na mahalaga ang buhay kalusugan. Oo, hindi lang madali. Nga lang mulay dito sa, ano, eh, sa bahay. Tama, okay, okay lang may yan. May mga negosyo na nga, sir. Tsaga-tsaga muna sa mga kaunting hanap buhay na pwede natin pagkakakitaan. Kaya nga, sir, kung mag-de-decide ka, ano daw? Kung mag-de-decide ka, eh, ikaw yan, ha? Hindi ako, kasi ako, against talaga ako sa mag... Parang sinasabi mo lang, Dok, magpapatuklaw ako sa ahas, Dok, tulungan mo ako sa detox, ha? Magpapatuklaw ako sa ahas. parang hirap ata, no? Ilang taon ko inagawan, eh. Tinawagan lang, eh. Kasi sa ako tinawagan ng opisina, sabi ko ayaw ko talaga, ayaw ko magpapakuna. Tapos, eh, naisip ko ngayon pa, eh, walang-wala na kasi. Eh, parang wala ngayon lang. Eh, paano kung ikaw ang mawala? Paano na? Correcto. Walang-wala na, sir, paano kung ikaw ang mawala? Kung maganda ang record mo, sir? Paanoin mo naman yung pera kung mawawala. True. As long as maganda naman ang record mo, ngayon tumatawag sila. Pag wala na silang aplikante na na may turok, tatawagan ka ulit nun. Sige na, go ka na lang na. Kahit ano po. Correct. Pero hindi pa ngayon yan kasi marami pa silang option. Marami pa silang choices. Pero darating ang araw, kakagatin sila din. Baka, o kasi may isip nila. Priority. O may isip nila, fit to work ka naman eh. Imagine mo, wala naman silang pwedeng sabihin sa'yo na yes. Ano ka, ikaw ay hindi fit to work. Pag pinasa mo naman lahat, kasi nga, tamo, lahat ng tao sa buong mundo ang basis lang nila na hindi ka fit kapag nakita ang ka na positive na ano. Kaya lang, hindi yun nagsasabi na meron kang COVID kapag walang manifestation. Dapat lahat ng sinasabi, oh, infected ka, dapat may manifestation. Kasi nga, nag-fail sila dun sa manifestation eh. Dapat nakikita yun. Oh, teka, may COVID ako, bakit wala naman ako symptoms? Kasi hindi totoo yung test. Sabi ko nga ulit, pinauulit-ulit ko yan. Ang laman po ng yung bakulam na yan, dyan po talaga yan yung totoo na nandyan po yung virus na yan. Kasi nga, sinasabi nila ang bidko na nakita sa Wuhan, eh, hindi naman pala na-isolate. Kaya nga yung laman yun ng bakulam, iba-iba. So, eh, doon na lang isipin, kung hindi mo na-isolate, anong binabasa ng test? Hindi mo nga nahuli, pinagbibintangan mo yung daga, daga ang nakamamatay, pero hindi mo nahuli yung daga. Kasi ang laman ng bakulam, pusa, aso, at elepante. Iba-iba yung laman. Tapos iba sa pangunta. Correct. Kaya nga nakakalungkot eh. Kaya nga, yan, pag nalaman na yan ng mga, sa totoo lang, maraming mananagot talaga eh.
una yung UN na yan. Kasi sila ang nagpakalat ng maling impormasyon. Ang daming aabuti ng demanda, magdidemanda, kala mo kung sino? Lahat ng mga negosyante sa buong mundo. Magrereklamo na lugi ang aming negosyo dahil sa mga pinapatupad yung mali. O kung meron nga nakakaintindihan, ang daming negosyante rito sa buong Pilipinas eh. Tumayo lang sila eh. Yung mga pinatutupad nyo pala, hindi pala totoo yan. Namin ang nasirang negosyo sa amin. Nasira ang mga negosyo namin dahil naniwala kami sa inyo. Hindi mo namin tinatanggap dito sa mall, sa restaurant, o kung saan sa pagupitan. Lahat ng klase ng establishment. O pati yung pagawaan, nalugi lahat. Kasi dahil mali ang pinatupad. Yun nga eh. May kalukuhan dito sa ano eh. Dito sa quarantine na to. Kasi yung experience ko last year, yung nag-quarantine ako sa Marriott pa. Ang ganda ng ano, nagtanong ako magkano pwede dito sa atin nung in charge doon. 14,000 ata bayad sa inyo, sir, per day. Yung nagbayad doon, sabi, PUAA. Eh, nakailang araw ako doon, ang dami namin. Tapos, bawal kaming lumabas. Pag lumabas kami, may multa daw. Eh, nung natapos na ako quarantine, release na nila ako. Sabi, mag-taxi ka na, sir. Ha? Gina-quarantine nyo ako, tapos mag-taxi. Purpose nyo, quarantine nga, para isolated, para pagsakay ng aeroplano. Ano, malinis ka talaga. Ipa-taxi nila ako. Hindi nila ako happy doon sa ano. Yung mga kalukuhan to, ah. Parang pira-pira lang siguro yung nawan kong mga ano dito, eh. Talaga. Eh, pag-taxi wala, expose ka na naman. Useless yung pag-quarantine mo. Sabi. Part ng money raising nila. Part, kung sino mag-participate sa kanila, magpapalunyayaman. 15,000 natin, sino nagbayad? Sabi, gobyerno daw. PUA, kawawa yung gobyerno. Kaya nga, hindi tayo. Eh, Doc, hihingin sana ako sa'yo yung listahan ng pagkain ni Inil, porkit, ano naman, mas maganda siguro mag-umpisa. Kasi dito mayroon nandito sa Zoom mismo, nandito sa chat box, nandito na yung link at saka yung pangalan ko ng sa Messenger nakasulat dito sa ano. Kasi link yung mother ko rin, okay, na lang yung mother ko kasi last October, meron siyang ano, hindi nahirapan siyang maglakad. Tapos nagpa-MRI kasi manhid yung kalahating katawan niya pababa. Nagpa-MRI, nakita dun sa MRI na degenerate, it's fine, between L4 and L5. So parang... Ilang taon na ba si mami? Mother ko is already 65. Marami siyang maintenance kasi may ano siya, diabetes at saka high blood. Eh, cholesterol, mataas pa yung cholesterol. Eh, sinabihan ko nga eh, bawasan yung maintenance mo, wag mong isabay-sabay kasi minsan, dito yung gamot niya, sasabay niya inumin eh. Dito piraso. Eh ngayon, manhid pa rin kasi hindi siya nagpa-opera nung last October. Eh, nag-ano muna, nag-therapy, yung massage lang. Eh, medyo maayos naman, nakakalakad naman siya. Tapos, hanggang ngayon, bigla pa rin mamamanhid yung mga paa niya. Eh, nagpunta ulit sa ibang doktor. Ang sabi naman na ano yung varicose daw sa paa, sa ilalim. Puro naman lang ano eh, kasi mismo yung nanay mo eh umasa lang sa kung anong sasabihin ng mga allopathic doctor na yan. Kaya nga wala, hindi niya tinutulungan, totoo lang hindi nakilos ang nanay mo. Kailangan kumilos siya, stretching, lakad. Kasi nga kapag may nananakit sa spine, walang movement yan, walang stretching. Ang dugo niyan malapot. Malapot na nga because nadumihan ng kung ano-anong kinakain and yet isusuppress mo lang dahil ng mga medication, ng mga iniinom na yan. Hindi po magko-contribute po yan ng dumi sa dugo. Kaya nga patong-patong po ang mangyayari. Ang metabolic acidosis ang aabutin din yan. Kumamaga, infection, bukulat, bara. Kasi sa ipahidok eh, yung talagang slip disc, yung sa L4, L5. Kaya nga, nakakapanghina po yung mga sa spines na yan at saka nagkakaroon slip disc na yan because of malapot na yung dugo, acidic, chronic dehydration. Kaya nagkakaroon ng pagrurupok at saka
lahat ng weak, nagwi-weak po lahat ng mga muscles, mga joints, wi-weak, nagiging mahina lahat yan. Kaya acidity because of acidity. Kaya nga, kasakit ka na nga because acidity, tapos dadagdagan pa ng mga kung ano-ano acid. Kaya ano mangyayari? Magpe-fail ang liver, kidney, hintay natin. Kaya nga, yeah, mag-message po kayo sa aking ano, sa dito. At i-add nyo ako para makatawag po ako sa inyo, mag-uusap po tayo. Okay po. Thank you, Doc. Salamat, Doc. Okay, yun. Basta, mag-uusap pa tayo, mag-message ka doon, i-add mo ako sa messenger ko. Okay, thank you. Thank you, Doc. Okay, thank you so much, Sir Mark. Okay, Ma'am Emma Dumanco. Ma'am Emma. Good evening, ma'am. Yes po, good evening, please. Take up. Doc, magandang gabi po. Hello po, magandang gabi po. Gusto po sanang magpa-ano raw ng Mr. ko, Doc. Ano po? Yung Mr. ko po. Oh, ano pong nangyari kay Mr.? Ano po eh. Ano po? Ano po, Doc? Pagka po... Pag-i-on ng camera, ma'am, please. Ma'am, pwede pag-i-on po ng camera, please. Sandali po. Okay, open po yung cam para magkita po kayo ni Doc. Hello, ma'am, sir. Yung cam, ayun, okay na po. Okay po. Okay po. Magandang gabi po, Doc. Yes po, magandang gabi. Ano po yung... pag ano po, pag nakakaramdam ako ng pagod, pinapawisan po ako ng malamig, nanginginig po yung katawan ko. Ano po kaya yun? Teka po, ilan taon na po kayo? 54 po, Doc. 54, ano pong tangkad ninyo? Ano po, 5'4". Ano pong timbang ninyo? Mga ano po, 98. Kilos? Opo. Ako. May mga maintenance po ba kayo? Wala po, Doc. Malakas po yung katawan ko. Nagbabasketball po ako tsaka nagbabike eh. Oo, yun naman pala eh. Malakas na pala kayo eh. Ano ko lang po, pagka yung nakakaranam ako ng gutom, pinapawisan po ako ng malamig, tapos parang nanginginig po yung katawan ko. Hindi po kaya pasma lang yun, Doc? Hindi naman. Ano po bang, bukod doon, ano pong nararamdaman niyo pa? Wala naman po, Doc. Ilang po ano ko, may katarata po ako. Glaucoma po, Doc. Katarata na, glaucoma pa. Kasi nga, yung mga yan, pinamamahayan na po kayo ng punggo sa katawan, basta po may mga ganyan. Saka mataas po ang fat, ng sa fat or taba ninyo sa katawan. Kasi yung 90 kilos po sa timbang niyo po, sa height niyo 5'4", mataas po yun. At least mga 60 lang dapat. Sobra-sobra po ang timbang ninyo. 60 to 65 yan po. Sa 5'4", ha? 5'4 po kayo? Opo. Kayo po ba ay may tiyan? Gano'n po kalaki ng tiyan? Hindi naman po kalaki ng Doc. Di malaki yung tiyan. Huminga ka nga. Laki. Anong hindi malaki? Oo. Oh, kakakain ko lang kasi, Doc. Eh, di ganyan yung tsura ng kakakain lang. Para. Oh, ang laki nga. Hindi natin alam kung may taba ka sa atay o nababalutan ng atay, pangkriyas, bituka, puso, pag malaking matiyan. Kung nagbabasketball ka pa, iingat-ingat ka. Baka doon ka abutin sa basketballan. Kasi hindi malapot ang dugo, acidic. Ha? Pag naglalaro naman po ako, hindi naman po ako nagtatagal. Nagpapapalit agad ako sa hinga. Ano po ba kayo katagal na nakapanood sa akin? Ano po, Doc? Bago lang? Doc, ako po yung nakakapaano sa'yo lagi, Doc. Ako po yung tinawagan niyo po kahapon.
Saan? Tinawagan kita? Saan po? Anong pangalan niya sa messenger? Eh, madumani ko po. Ah, okay. Yung isa ko lang po ang kidney. Ah, okay. Ikaw pala yan? Opo. Di ko kasi kayo, wala namang akong picture na makita sa inyo. O kaya nga, puro bata ang nakikita ko na picture eh. Opo. So, ayun po mga anak nyo. Yung sinasabi nyo, natatakot yung mga anak nyo dahil payat nyo na. Hindi po sukatan ng payat o mataba na may sakit kayo. Yung nararamdaman po, wala po sa payat. Yung payat po, mas malusog pa kaysa sa matataba. Kasi yung matataba, mainit po ang katawan niyan. Maraming, kumbaga sa ano, ang dami mong, parang marami kang damit. Marami kang damit. So, minsan mainit yung pawisin. Madaling pagpawisan, mainit. Mainit. At saka minsan, makakaramdam ka ng hirap huminga. Pag wala kayong exercise, makakaramdam kayo ng mahirap huminga. Parang may nakadagan pag nakahiga ka. Minsan may lumalabas na maasim sa lalamunan. Hindi natunawan, hindi na dumi. Nakakadumi pa ba? Opo, regular naman po, maayos naman po yung dumi. Very good, very good. At least nakakadumi. Ihi. Eh nga lang po, ihi po ako ng ihi. Eh, buti nga umiihi. Okay lang yun. Huwag lang yung na-dehydrate or... kasi nga, pag umiinom ka ng tubig at walang asin, problema yan. Kailangan may asin. Ay, umiinom po ako ng tubig na may asin, Dok. Sa isang litro, isang kutsarita, naiinom mo yun? Ang inom ko, kalahati po ng kutsarita. Hindi, pambata po yun. Isang baso po yung pong iniinom ko. Ang dami nun. Kalahating litro, dapat kalahating litro, kalahating kutsarita, yun po yung tama. Opo. Okay? Huwag po yung isang baso lang, dapat 500 ml po ang sukatan ninyo. At hindi po malamig ha, tap water lang. Okay? Ano po bang ginagawa niyo sa buhay? Wala na po, andun na lang po ako rito. Pensionado? Dito na lang po ako sa bahay. Nagpabakuna rin siya, Dok, eh. Very good. Yan ba yung may bisyo? Nag-aalak ba yan? Opo, dati po ako mainginom, pero ngayon po, laylo na dahil medyo may edad. Kaya nga, yung mga nabakunahan na malakas uminom, eh, walang kwenta yan. Kaya nga... Parang hindi ko nga po naramdaman yung epekto nun. Kaya nga, yan ang sinasabi ko, yung mga manginginom. Pag binakunahan mo yan, ang tagal ang epekto sa kanila, wala yan. Pero pag yan, eh nagkakaedad-edad na. At yan ang naibakulam sa inyo, Pfizer, Moderna, Sputnik. Later in life, may epekto siya. Yun lang. Pero ngayon, wala. Panis yan. Itatablan yan. Basta po, okay. Hydrated lang po palagi, as in tubig. At tigilan nyo na pong kumain sa gabi. Kaya nga po kayo magkakaroon ng glaucoma eh. Kasi nga, pagbataas ang asukal sa dugo, isa yan. Maraming... Minsan nagkakabarabara yan sa mata. Hindi po nagkakaroon ng circulation ng fluid sa mata. Dapat rin ba, Dok, bawasan niya yung tinapay? Mahilig po siya sa tinapay. Lahat po ng ng mga acid-forming food. Kanin, tinapay, noodles, pancit, biscuit, dairy products, ice cream, soft drinks, o lahat ng mga refined. Kasi nagkakapagpalapot po ng dugo yan. Tataas yung cholesterol. Kaya nga ang uuwian yan kung hindi mag-cause kayo ng gallbladder stone, fatty liver, yan. Taba sa atay. Mga gallstone, yan. Narrowing of the artery or mga plaque buildup sa mga ugat-ugat. Yan, panlalabo ng mata, abutin nyo rin yan. Oo nga po, Dok. Hanggang sa mabulag na lang po kayo isang araw kapag hindi nyo po tinigil yung mga pagkakain ng mga refined na karbo na yung kanin. Dapat ang kakainin nyo kamote, saba, mais, patatas, yung mga... Yan, pabalik muna kayo doon. Magme-message. Hindi, pwede yung diet ni Commander. Tinan nyo si Commander, di ba? Ang payat. Yan, dapat...
Ganyan lang po dapat ang katawan. Kasi nga po kayo, it's either cardiac arrest or stroke nga abutin nyo pag ganyan po kataas yung patch nyo sa katawan. Buti nga, Dok, hindi na siya gano'n. Dati po, madalas po yan uminom ng Bajesic. Ah. Rexidol. Ay, nako. Hindi po yan. Kasi nga po, yung mga pananakit, eh, bunga po ng malapot na dugo yan. Kaya hindi makapag-circulate yung dugo sa katawan, makapag-alis ng mga lactic acid sa iba't ibang parte ng katawan, at kapag acidic, mataas ang pain sa buong katawan, sa ulo, sa likod, kamay, tuhod, paa, yan, maraming mananakit sa iyo. Kaya ipigil niyo yung kain ng kain, ha? Opo. Huwag gawin na libangan ng pagkain. Hindi naman po. Huwag kang kakain ng ano, huwag kayong mahilig sa seafood, ha? Ay, hindi po. Lalo na po sa hipon, hindi ako nakakain nun. Ay, hindi po. Yung seafood, lahat ng nakikita, kinakain. O nga po. Yung po ibig sabihin ng seafood. Mga ganun. So, yun lang po. Basta yan, mag-uusap pa tayo pag ano, tatawagan ko si Mrs. At saka text-text lang po kayo sa akin para mamonitor. Opo, Doc. Salamat po. Okay. At saka tigilan niyo po magalit, ha, sa inyo para kayong ticking time bomb. Bawal po magalit ang mga ganyang itsurang katawan na kapag kayo po naputokan ng ugat sa utak o nagbara ng dugo dahil sa high blood, tumaas ang BP at ganyan kayo kataba, pwede kayong atakihin anytime. Kaya bawal sa inyo magalit, magdrama, tigilan po magdrama. Okay? Putok, salamat po. Masaya lang po, dahil masaya lang dapat. Okay? Sige, sige po. Okay, thank you so much po, ma'am and sir. Okay, may mga comments po tayo dito. Abatiin po natin yung mga kasama natin dito kay Ma'am Lapita Roberto, nagpapasalamat, Ma'am Jocelyn Marquez, Paro Kashim, kay Sir Johan Dilacruz, na masipag sumagot sa mga katanungan. Maraming maraming salamat po. Okay, so sabi ni Ma'am Fe Sobieto, kung pwede magtanong, anong gamot, igamot sa buwa? Ano ba yung buwa? Sorry. Ano, prolapse yun. Lumabas yung, ano, uterine. Ah, okay. Parang ganun yung, ano, mismong, ano niya, yung bahay bata. Sinasabi sa, minsan pagkiri, napaupo, inflame, or nag-loose na yung, ano, yung, hindi na nag-tighten yung, ano niya, o yung bahay bata. Kaya, lumalabas yun. Kasi nga hindi na nakakapit yun sa mga sa wall ng problema, prolapse. Okay. Exercise lang po, kailangan din, may mga meron pong manipulation. Kaya sabi ko nga, kailangan ng movement din yung mga yun. At saka, yung, yun nga, yung pag mga acidic kasi yung mga tao, yan, maraming nag-pubic yung mga muscle tissue. Yan, ganyan. Ay nako, sige lang, mag-message po kayo at nasaan ba 'yon? Nasa GMN Holistic Medicine ba nag-message 'yon? Yes, nandito sa may comment section, i-PM ko na lang po kay Ma'am yung ano, yung account dito. Ah, sige. I-PM ko na lang po sa kanya. Abangan niyo na lang Ma'am yung message request niyo po at send ko sa inyo yung account dito kay RJ para maka-direct message po kayo sa kanya dahil baka hindi siya makapasok sa Zoom. So, okay. Yun, kay Ma'am Helen din ako sa nag-send ng heart, kay Sir F.T. Lomboy na nagtatanong. Tanong ko lang po ang naramdaman ng misis ko, 63 years old na rin, may arthritis siya, at minsan napulikat siya matagal na hanggang ngayon, lagi sumasakit ang binti, hindi nagpa-turo kasi laban ako sa synthetic drugs. 5 ang height, tapos ano po magandang doc, see more. Ano maganda, Doc RJ? Salamat po, FT Lomboy. Yun nga po. Ano yung tuhod niya? Masakit? Opo, Doc. May arthritis po, misis niya, Doc. Napulikat sa matagal na hanggang ngayon. Ayun na nga. Masakit ang binti. Kung matagal na po kayo nanonood dito sa ating portion, yun na po. Dapat po. Ano nga daw ang height? 5? At saka ang timbang niya? Ano kayong timbang? 5 po.
Wala ano namang nakalagay. Lahat po ng mga lahat po ng mga matataba, mga chabilita. Yan po, kung mga chabilita kayo ha. Mag-lose po kayo ng pounds at saka salt and water kapag may mga pain. Hot compress lang po, wag po ninyo ano kasi yun na nga po, kaya pag hindi po kayo nainom ng tubig at walang asin, yun po, hindi napaflush yung mga sobrang uric acid or many waste, yung mga waste product ng dugo, nag-i-stay po yun sa mga joints, mga kamay, joints ng kamay, tuhod, siko, paa. Kaya nga, kailangan nyo ng tubig, saka especially dapat may salt para ma-flush nyo po yung mga waste product ng katawan at hindi siya mag-stay sa mga dulo-dulo ng daliri, tuhod, siko, kamay, paa. At saka magpa-araw din po. Yun. Ayun. Yun talaga. Tama. So, inform ko lang din kayo sa nangyari mismo kay Sir Boyet Season, no? Namatay po siya Sabado ni Gloria po, eh. Noong Sabado po. Na may sakit po pero na-vaccine po siya noong August of next year. Sir Boyet Season po, na isang joy, no? So yan po ang isang sakit ng katotohanan niya yun eh. Ay nako. Okay, thank you so much sa balita, bro. Okay, thank you so much kay Ma'am Rosa Santiago. Condolence po sa family. Condolence sa family. Yung mga ating mga viewers dyan na hindi pa nakakapag send ng stars, huwag po kayo mahiya ha. Para ang ating programa ay ano po, ang ating programa ay magtuloy-tuloy at mapaganda pa po. Huwag na po kayo mahiya, mag-send po kayo ng stars. Yun po talaga ang kailangan. Send at po. At saka, yung pong ano ko po, yung sabi ko nga din po lahat, yung mga nagte-testimony po doon sa GMN testimony, GMN Holistic, Doc RG testimonial, ang i-testify nila po doon kung nakatulong sa inyo ang programang ito, ano pong sakit ninyo, mag-testimony po kayo doon po ninyo i-post. Kahit i-type nyo lang po, maraming salamat sa programa na ito. Ako po may sakit na arthritis at natulungan po ako ng programang ito. Ngayon po ay wala na po akong arthritis, wala na pong arthritis. Ganun po, para naman po marami pa pong ma-encourage natin na sumunod sa ating programa at para makatulong tayo sa maraming tao. Yun lang po. Give and take lang. Okay, thank you, Doc. So, nawala yung aking nota. Kay Ma'am Norma Santiago, ayun na lang, nagpa-stars na. Pero, any message, Brother Carlo, may nakikita ka pa sa ibang page. At medyo nagloko yung aking signal. Biglang nawala yung aking binapasang ano. Okay, balik lang ako sa page natin. Bigla akong nawala sa page natin. Okay. Ba naman ito si ano, ayaw naman ko makikita. Ako, sa aking ano, no, unibensahe ko naman po, no, sa lahat po na mga nakikinig ito. Sana po, sa mga tinaanawa ng GM and Holistic Medicine po at supportahan na rin natin ang iba pang mga kapansa at mga kapatids natin sa laban na ito para may tama na po ang pagkakamali sa ating bansa. Yun po muna. Salamat po. Makikita kayo sa Friday po. Hopefully sa pandemic sa Pinas po. Yun po muna. Ate Jinx. Okay. At tayo okay. Winter din na pala. At tayo magpapahinga muna at yun. Isasabihin okay. Ka pa kapatid sige, na. Sige, salamat po sa lahat. Sige, Doc. Tignan ko lang muna ito yung ano din. May mga health concern po dito sa my live section. Yes. Send ko na lang po, abangan niyo po sa message request po ninyo ang account nito para forward ko po sa inyo. And then sa mga hindi po nabasa ang mga comments, marami salamat po sa pag kapatid, sama sa amin. Send ko na lang sa kapatid, pakisend mo na lang dito sa mga sa labas, dun sa labas sa Gising Marlica section, sa GMN Holistic section na comment. May mga nagtatanong pa doon, send mo na lang yung link.
kanila. Yes, doc. Para ano. Opo, opo. Opo, okay. So, yun po. Abangan nyo na po. So, hanggang sa muli po, maraming salamat sa mga nag-send ng stars at sa mga sumama dito. At patuloy pa po natin pakalat itong ginagawa natin sa pangangalaga, yung tamang pangangalaga at pamantayan na binigay sa atin na ating lumikha at ating susundan para unti-unti po nating palayain ang mundo o sangkatauhan sa isang pagkakaalipin mula sa gawa ng tao. Yun lamang po at sana magkita-kita ulit po tayo sa susunod na linggo at patuloy po tayong mamahagi ng ating konting oras kaalaman at upang matulungan din natin ating mga kapwa natin na nangangailangan na naliligaw din ng landas. Okay. Yun. Doc, so, Sir Mel. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Maraming salamat din sa mga nakasama natin dito sa ating live. Kay Sir Edgar Santaana, kay Sir Gideon Marquez, Emma Domanico, Rowena Caberto, Adet Moreno, marami pong salamat sa inyo, sa ating mga kapatid, kapatid na Jingle, kapatid na Mel, kapatid na Carlo, maraming salamat sa ating programa at pagpalain kayo, Shem. Baruka Shem sa inyong lahat at mauna na ako. Bye-bye. Okay, see you salamat next. Salamat next daw, week. Sir Mel. Okay, bye-bye. See you. Thank you. Hey, Sir Mel, any announcement po? Ayan, thank you very much sa lahat ng nagbigay ng stars. At kayo po ang stars ng buhay namin. And sana magliwanag at magsisikat pa yung liwanag ng stars para makaabot tayo sa ibang mga kababayan natin na nangangailangan din ng tulong. So share this information to save other people na makawala tayo dito sa nakasanayan na natin na maling-mali pala. Oh. See you po pa, Sir Mel, ha? Okay. Thank you.